What's up mga kakibig? Kamusta kayo? I hope na okay lang kayo. No? So, ayan, Saturday ngayon dito. Day off namin. So, pupunta lang ako ng grocery. And syempre magba-vlog din tayo, no? So, ayan mga kakibig. Summer na ngayon dito sa Northern Ireland. Pero ang weird ng weather, ang lamig na naman. No, kaya ito, kita nyo. Naka-jacket ulit tayo. Maginaw ulit, no? So, napaka-weird ng weather talaga minsan dito. Summer na, pero malamig pa rin. So, isa yan sa tatalakayin natin na topic sa vlog natin today. No? Ayan, medyo ang hangin. Malamig ang hangin. Ayan, so for today's vlog, isishare ko sa inyo kung ano nga ba yung mga pros and cons, no? Of living here in UK, specifically here in Northern Ireland as a butcher. So, dahil mag-aanim na buwan na rin ako dito, may mga experience na rin tayo na pwedeng i-share sa inyo kung ano nga ba yung mga advantage and disadvantages of living here in Northern Ireland as a butcher. So, yan. 1, 2, 3, 4! Hello, what's up mga ka-KB? So, medyo busy uli itong streets ng Cookstown, yung main street, because it's Saturday today. May mga street market. May bagong open pala rito na charity store. Daan na lang muna natin sa clip. Thank you. Ito, may nabili tayo ka AB. Gamit natin ito sa work. No? Para siyang bubble jacket pero sleeveless. Sabi may bench, oh. Bench. Chuck Taylor. Thank you.
ko pwede, 1 pound lang oh. T-shirt. Ayan, so nakabili tayo ng t-shirt. Dito, 1 pound lang. White t-shirt, pambahay. Ito, 4 pounds lang. Skinny jeans. Fit natin. So, ito yung mga ka-KB. Pwede. Kaya nabili natin yung skinny pants. 4 pounds lang. Alam nyo mga ka-KB, maganda rin talagang mamili dito sa mga charity stores, no? Dito sa Cookstown. Dahil, aside from mura lang yung mga items, eh, nakakatulong din tayo, no? Kasi yung mga proceeds naman nun ay napupunta sa mga charities, no? And, tsaka yung mga items nun, hindi lahat used. Hindi naman lahat mga second-hand items. May mga items din na bago, no? Siguro yun yung mga dinodonate doon, ng mga bagong items, no? Kaya, advice ko sa mga kasipi na pupunta dito, kahit na magdala lang muna kayo ng mga enough na damit. Dahil pagdating nyo dito, guys, madami namang mga charity shops na pwede kayo mabilhan. So yan mga ka-KB, mag-grocery lang ako saglit sa Tesco. And pagbalik ko, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga pros and cons, no? Mga advantages at mga disadvantages of living here in UK, specifically here in Northern Ireland, no, as a Filipino butcher. So yan, pag-usapan natin mamaya. Ayan, inabutan tayo ng ulan mga ka-KB. Patila muna tayo. And that's summer here in UK. Lamig, tapos umuulan. So ayan mga ka-KB. Dapat sa park sana tayo or sa labas tayo mag-shoot. Pero I decided na dito na lang sa bahay kasi napaka-unpredictable ng weather talaga, no? So nabuna pa tayo ng ulan kanina. Anyway, yan, back to our topic mga ka-KB, no? Ano nga ba yung mga pros and cons of living here in UK, specifically dito sa Northern Ireland? So, dito muna tayo sa mga pros. Ano nga ba ang pros ng living here in Northern Ireland? So, number one, low cost of living. Ayan, diba? Napanood yung mga previous vlog ko. So, breakdown natin din yung cost of living here in Northern Ireland. No? Mababa siya. No? Lalo na kung i-compare mo din sa cities, no? Like London or England. So, una-una, mababa dito yung rent, no, yung house rent. Dito kami, tatlo kami dito, 600 lang, no? 600 pounds a month. Siyempre, kasama sa cost of living mo, yung water. So, dito, libre yung water, no? Kahit na maglagay ka dyan ng swimming pool, di ba? Libre yung tubig. And, pangatlo, yung transportation, no? Kasi dito, malapit lang kami sa trabaho, and ayan, dati nilalakad ko lang, tapos hanggang nakabili ako ng bike. So, mas mabilis na, ang lapit lang. So, kaya dito, madali ka makakaipon. Kung hindi ka lang, maluho. At yun, under cost of living, dito sa Northern Ireland, wala kaming binabayaran na council tax. Diba? At number two, na pros of living here in Northern Ireland ay free hospitalization. Ayan, so dito sa Northern Ireland, pag nagpa-check up ka, o kaya kahit na ma-hospital ka or ano man mangyari kayo, and wag naman sana, no, yung mga terminal diseases, ganyan, mga sakit, eh libre lahat dito sa Northern Ireland. Wala kang babayaran. Actually, meron tayong mga ka-KB na rin, no, na naka-try na, nagpa-check up sila, even yung mga gamot na binigay sa prescribe sa kanila, eh libre lang nila nakukuha dito sa Northern Ireland, no.
Although, kung iisipin mo, hindi naman talaga siya libre. Dahil, kung matatandaan nyo, pag magpunta na kayo dito, meron tayong tinatawag na IHS or yung Immigrant Health Surcharge. Yun yata yung tawag doon, no? And, syempre, kapag resident ka na rito or ILR ka na, sa tax naman na inuuha yun, no? Yung mga, ayan yung tinatawag naman na NHS. So, yun. Pero, yun nga, pagka nandito ka na, pre-hospitalization, pasok ang hospital, na ang babayaran. Pag ang wife natin dito ng anak, kahit cesarean yan, yan, libre yun, kasi bayad na ng tax natin. At yun, pag nanganak ang wife natin dito, at nagtatrabaho na sila, meron silang 12 months na maternity leave. So, ang haba, di ba? Sa Pilipinas, parang 1 month lang yata maternity leave eh. Tapos, balik ka na. So, dito sa Northern Ireland, no, and I think any part din ng UK, eh meron ka, merong 12 months maternity leave ang wife natin pagkapanganak. At alam ko, kung di ako nagkakamali, kahit yung mga tatay, no, kagaya ko, meron yata 3 months, ay i-double check natin yan, na paternity leave naman. So, bayad yun. At pang-apat na pro ay pre-education. So, kung lalo na mga kakibig, kung plano nyo na dalhin dito ang family nyo, pati yung mga anak natin, eh, libre ang pag-aaral nila dito. Ayan, ang hindi ko lang sure kung pati yung mga pagkain ng bata sa school, kung libre yon or yun lang yung babayaran, no? Pero ang education dito, libre. From preschool hanggang high school ay walang babayaran, no? Ang mga anak natin pag nag-aaral sila. At sunod, panglima, cars are affordable here in the UK. Lalo na dito sa Northern Ireland, ang daming mga sasakyan dito na binibenta, mga second hand, napakamura lang, no? Actually, yung 1 month na sasahurin natin, eh, kung hindi ka lang magpapadala, at saka magtitipid ka, eh, makakabili ka agad ng kotse. Hindi ka nga lang kakain sa buwan. Pero hindi, joke lang. Mura nga kotse dito. And lalo na dito sa Northern Ireland, kasi medyo country, ano talaga to eh, countryside dito, lalo na sa amin dito sa Cookstown, eh, necessity talaga na magkaroon ka ng sarili mong sasakyan, no? Kotse, lalo na pagka nandito na yung pamilya natin, no? Yung wife and anak mo, syempre, pag mag-grocery kayo, agay nakita nyo kanina, nag-grocery tayo. Ako pa lang yun, ang dami ko ng bitbit, no? Lalo na, pag nag-grocery ka pa with your family, kailangan mo na ng kotse. Kasi dito, sa amin, hindi pa ganun ka, what you call this? Yung transport system dito, no? So, mamaya, sa cons, pag-uusapan natin yan. Number 7, ay ang salary. Yan, ang sweldo, no? So, alam naman natin na dito sa Northern Ireland ay malaki yung sweldo. Ang minimum yata ngayon ay nasa 10 pounds na per hour, no? Kung di ako nagkakamali. And yearly ay tumataas din yon. So, yung 10 pounds, magkano na palitan, di ba? So, 66 ata ngayon. 1 pound to peso. So, 660 agad yun per hour. Diba? So, ang laki. And, number 8, people here are very friendly. Ayan, napansin nyo naman yan, diba? So, minsan pa nagbablog ako, pag nakikita nila na nagbibideo ko, talagang kumakaway sila, nag-hello, maasalubong nyo lang, mag-hi sila, tapos mapapansin nyo, lagi silang nagsisorry. Sorry, parang dadaan lang sila. Sorry, makanti ka lang ng konti, magsisorry na sila. So, ganun, napaka-polite, napaka-friendly ng mga tao dito. British man, or lalo na yung mga Irish people, they are very accommodating, friendly, tsaka talagang, ano, yun, mababait sila. So, ako, so far, wala pa naman ako na-encounter or na-experience ng mga discrimination, no?
So, yan. Most people here are very friendly. And number 9 ay multicultural na, no? Kahit dito sa Cookstown, no, sa trabaho namin, sa Caro, very multicultural na. Meron na kami mga katrabaho from East Timor, and mga Portuguese, South African, Romanian, Bulgarian, even Polish, no? So, iba-iba. Madami ng nationalities doon. And ang maganda doon, yung synergy at work, no? Na talagang we work in harmony, no? So, mababait naman din sila, lalo na kung papakitaan mo lang din sila na maayos, pakikitunguhan mo lang. So, okay naman, no? Although, syempre, hindi naman maaalis yung kahit papaano. Meron pa rin mga parang racial discrimination, di ba? Kahit naman sa Pilipino, hindi din naman nawawala yon, no? Pero, minimal lang naman, no? As nga, multicultural. Pero, so far, okay naman yung work experience dito. And, number 10, at alam ko, gustong-gusto niya rin to marinig, no? Yung snow. Ayan, dito sa Northern Ireland, makaka-experience talaga kayo ng snow. Ayan, mga kakibi, oh, grabe. Ayan, inilalakaran natin. So, hindi kasi pang snow tong sapatos natin, kaya medyo madulas. Yung mga bahay, oh, ang ganda. Grabe. Kaya ayan, kung gusto nyo maka-experience ng ano, snow, ayan, meron dito sa Northern Ireland. And I think meron din sa ibang part ng UK, like Scotland, kung di ako nakaamali, nagsisnow din doon. Tsaka sa ibang part ng England, no? Alam ko may snow din yata doon. Pero dito, sure talaga, nagkaroon at meron. At panghuli sa mga pros of living here in Northern Ireland, ay yung weather, no? Kasi dito sa atin, dito sa United Kingdom, eh merong apat na season of weather, no? Yung winter, pagkatapos nun, spring, summer, tapos yun na yung fall. Ayan. Diba? And dito wala masyadong mga parang wala namang super typhoon. No, hindi kagaya sa Pilipinas, talagang mahigit 20 plus, no? Per year ang dumadaang bagyo. Dito, parang wala naman, no? So, hindi pa ako na-experience dito ng heavy rainfall. So, ayun ang mga pros, no? Pag nag-decide kayo na tumira dito sa UK, lalo na dito sa Northern Ireland. And now, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga cons, no? Or, ano ba yung disadvantages then, no? Pagka tumira ka dito. Number one, weather. Weather ulit. Kala ko ba pros yun? Hindi. Depende sa inyo, guys, no? Kagaya dito, kung lamigin kayo, talagang napaalamig dito sa Northern Ireland, no? And kahit sa ibang part din ng UK. Kaya ngayon, nandito nga ako sa bahay, thermal shirt ako, long sleeves ko, tapos ito may jacket pa ako. At summer ngayon, guys, ha? Di ba? Summer pero malamig, no? Lalo na pag winter dito, talagang maginaw. Kaya kung lamigin kayo, yan yung isa sa mga cons or disadvantages, no? Pag tumira kayo dito. Kasi talagang maginaw kahit na summer. And yun nga, pag winter, nako, bihirang-bihira nyo makikita yung araw. No? Ako dati, na-experience talaga namin. Lalabas kami ng bahay, papasok kami ng work, napaka-dilim. Uuwi kami, galing sa work, madilim na rin. So wala talagang araw. Huwag kayong mag-alala, pagdating kasi naman ng summer, magsasawa kayo sa liwanag, no? Dahil dito, pagka summer na, actually nag-start yan ng spring, no? Hanggang summer, minsan alas 8, alas, meron nga, experience ko, 10 PM na, ang liwanag pa sa labas, no? Umaaraw pa, kaya minsan ang hirap matulog. Lalo na kami, maaga kaming gumigising, kailangan namin matulog na maaga. So, matutulog ka ng mga 8:30, 9 PM, napakaliwanag, ang hirap matulog. Tapos, pagising mo, 4 AM, sikat na yung araw. Kaya ayun. So, mahirap din mag-adjust sa weather dito. And number 2,
na nakikita kong cons, no, dito sa magtira sa Northern Ireland or dito sa UK, lalo na pag nandito kayo sa tinatawag na countryside, no, agaya ng Cookstown, medyo it's a bit depressing, di ba? Parang nakaka-depress din ng konti. Or, siguro, hindi naman sobrang depressed, pero malungkot, di ba? May time na malungkot talaga. Kasi, unang-una, probinsya nga to, wala ka masyadong pwedeng puntahan na mga mall na malapit, pasyalan, di ka gaya sa Pilipinas, di ba? Talagang, ang daming mga malls doon. Dito, kung nandito ka sa Oakstown, pupunta ka pa ng Belfast, nandun yung mall, eh, ang layo. 1 hour and 30 minutes ang biyahe papunta tapos pauwi, no? So, tsaka dito wala ka masyadong activities na magagawa, no? Kami ngayon every Sunday nagbabasketball kami, pero tapos minsan nagbabike ganyan, pero yun nga, kapag ka sanay ka sa city life, no, galing ka Pilipinas, nandyan yung mga kaibigan mo, relatives mo, pamilya mo, so dito malayo ka, talagang nakakalungkot. So, yun yung isa sa mga struggle na haharapin mo, no? Kaya maganda rin pagkasama na yung family dito. At number 3 na disadvantage or cons, no, of living here in UK, no, lalo na dito din sa Northern Ireland, is yung transportation. Kagaya na sabi ko kanina, hindi ganun ka-accessible pa yung transport system dito. No, kasi una, yung mga bus dito, madalang, no, bihira lang. Halimbawa, punta ka ng ibang county, county kasi matawag dito eh, mga parang mga lalawigan, eh, sa Tagalog, county. Or pupunta ka ng Belfast, pupunta ka ng Dublin, very limited lang yung options mo, no, sa bus. For example, punta ang Belfast, dalawang biyahe lang meron sila pag umaga, 9 a.m. yata, tsaka 11 a.m. Tapos pagpabalik ka na from Belfast to Cookstown, dalawang biyahe lang din. Pinakahuli yata yung 6 p.m. No? Pagka hindi ka na umabot doon sa 6 p.m, eh mahirapan ka na umuwi dito. So, ang gagawin mo na lang, mag-hire ka ng taxi, di ba? Magka-cab ka, which is mahal naman siya. So, yun, yung mga taxi dito, guys, hindi siya yung hihintayin mo lang sa alkada, tapos paparahin mo. No? Yung mga taxi dito, may number yan, may number sila, tatawagan mo, magpapabook ka, tsaka dapat in advance, at least 1 hour before ka umalis, tawagan mo na sila, magpapabook ka na. So, ganun yung transport system dito, no? Dahil nga countryside siya. Kaya, sabi ko kanina, very, ano talaga, advantage talaga kung meron kang sariling kotse, lalo na pag nandito na yung family mo. Dahil, kailangan talaga. At pang-apat na cons of living here, eh, yung car insurance. Ayan. Napakamura ng kotse dito, pero ang mahal ng car insurance dito, guys. No? I think depende sa edad. Pag mas bata ka, mas mahal ang insurance. Tapos, pag mas maganda yung kotse mo, mas mahal yung insurance ata. So, ayun, napakamahal. So, yun, mga ka-KB, no? I hope, kahit papano, meron kayo natutunan sa ating vlog today, no? Later on, ay mag-decide kayo na mag-work and mag-migrate dito sa United Kingdom, no? And specifically dito sa Northern Ireland. So at least meron na kayong idea, no? O ano nga ba yung mga pros and cons, no? Pagka tumira kayo dito. And by the way, guys, yung mga na-share ko sa inyo, eh based lang naman yan sa personal na experience ko, no? Dito sa United Kingdom. So, kung tatanungin ako kung saan pa rin mas okay, no, mabuhay, kung sa Pilipinas ba or dito sa United Kingdom, syempre, honestly, no, kung tatanungin ako, mas okay pa rin talaga sa Pilipinas, no, mas maganda pa rin mabuhay sa Pilipinas kung mayaman ka, di ba? Totoo naman, di ba? Yun yung real talk doon, kung may pera ka, mayaman ka, eh okay talaga sa Pilipinas dahil una maganda yung weather, 'di ba? Pangalawa, nandun yung lahat ng kapamilya mo, 'di ba? Kamag-anak, mga kaibigan, nakakamiss talaga, no, sa Pilipinas. So, 'yan yung talagang
ano yun, lugar natin, di ba? Pero kung gusto mo naman ng simpleng buhay, tapos gusto mo ding makapag-provide ng maganda para sa pamilya, at willing ka naman mag-sacrifice, no? Okay naman dito sa United Kingdom. Dahil napakasimple lang ang buhay dito, tsaka yung disiplina talaga dito, mapapansin mo eh. Malayong-malayo sa Pilipinas, no? Tsaka yun, dito sa lugar namin, tahimik, talagang ano din, magandang lugar din to para mag-raise mom family. Ayan. At syempre, bago natin tapusin tong vlog na to, eh may mga pa-shoutout muna tayo. So ayan, shoutout kay Christian Lumain from Davao. Ayan, shoutout to Anthony Sean Tenorio from Maquilala North Cotabato. Shoutout Ma'am Luisita Kanaman. Ayan, shoutout din kay Chester Chad Cruz. Shoutout to Jazz TV Caro applicant. Good luck and God bless your brother sa application mo. Shoutout din kay Dennis Diana na hindi nag-i-skip ng ads. Ayan, ako maraming salamat. Ayan, shoutout din kay J. Jimmy Juan. What's up, Jimmy? Ryan Paul Valderas, J.R. Estrada, kay Arvin Kirby Kabilogan at sa kuya niya, napapunta na rin dito. Ingat sa biyahe, brother. Shoutout din kay DG24. Michelle Opremeo. Ayan, makipagmanood yan si ate Michelle. I think nandito na yata siya. Shoutout sa'yo, ate. Ingat ka lagi dyan. Shoutout din kay Ariel Mendones, Genesis Sumido, Rally Pampolina, Jonal Selim, Father and Son Gaming, shoutout po sa inyo. At syempre, shoutout din, no, yung mga nagpapashoutout pa, kahit nandito na, at kahit araw-araw ko na nakikita. Ayan. Si Paring Beans, ayan. Kay Wani, siya ay J.R. Manuel. Ayan, shoutout sa inyo, and maraming salamat mga kakibi sa pananood nyo. At shoutout nga rin pala sa kakibi natin na nandiyan sa Canada. Maple Leaf Canada siya, si Jerome Skywalker, aka Brandon Boy. Ayan, meron din siyang YouTube channel mga kakibi, no? Kaya kung kayo ay aspiring butchers at target nyo ay Canada, ayan, follow nyo na at mag-subscribe kayo dyan kay Brandon Boy. Ayan, shoutout kayo, bro. And yun, sana makapag collab kami, no? May niluluto na kaming collab. Ayan. Sana matuloy yun at abangan nyo yan mga kakibi. Ayan, ingat kayo dyan sa mga kabutcher natin, kakibi natin dyan sa Canada, Maple Leaf, High Life, Conestoga, JBS, ayan, napakarami pa yung iba, hindi ko pa nabanggit. Ayan, ingat kayo dyan at balita ko, napakalamig dyan, no? Ayan, ingat, shoutout sa inyo lahat. So yun mga kakibi, ang ating pros and cons, no? And maraming salamat sa inyong pananood. At kita-kita ulit tayo sa ating next vlog. Alright. God bless. Bye-bye.